Gagawa tayo ng Graham de Leche! Etong dessert na ito ay perfect combination sa panlasang Pinoy. Mas masaya ang salo-salo ngayong bagong taon. So, una natin gagawin ay ang ating leche flan. So, meron tayong egg yolks. Yan. So, ang gawin na muna natin sa ating egg yolks ay basagin na muna natin sila. And then, maglagay tayo ng dalawang whole eggs. So, sa paggagawa ng leche flan, maraming paraan. So, ito yung itatry natin. Kasi ako, always ako whole eggs para tipid. Alam nyo na. So, ayan. And then, ilagay na natin ang ating evaporated milk. Ayan. And then, isang can ng condensed milk. Sabihin ko sana kondensada. And then, i-mix lang natin yan. So, huwag ninyong i-beat ha para iwas yung maraming bubbles. Mix mo lang siya. So, ngayon ang gagawin natin para mawala yung mga buo-buo, i-strain natin yung ating mixture. So, eto na siya. Na-strain natin 2 times. So, i-rest na muna natin ito at gawin natin ang caramelized sugar natin. So, ang mold na gagamitin natin ay cake pan. Maglagay lang tayo ng konting white sugar sa ating cake pan. And over low heat, tunawin natin ang ating asukal. So, dapat lagi natin itong gagalawin, i-tilt or i-swirl, para hindi masunog ang ating asukal. At kapag natunaw na, siguraduhin na na-spread mo evenly ang melted na asukal. And then, set aside lang natin ito para tumigas. At kapag tumigas na ang ating caramelized sugar, ilagay na natin ang ating leche flan mixture. Tapos, takpan lang natin ito ng aluminum foil. And then, takpan ito at steam natin for 45 to 60 minutes over low heat. After 45 or 60 minutes, i-check natin ito. Gumamit ka lang ng toothpick sa pag-check at kapag luto na ang leche flan, itabi na muna natin ito at palamigin. Kapag hindi na ito mainit, ilagay lang sa chiller for 4 to 8 hours. After 4 or 8 hours, gawin na natin ang cream mixture. Meron tayong gelatin. Optional ang paggamit ng gelatin pero mas maganda kung merong gelatin para hindi runny ang ating cream. Ibabad lang natin sa tubig ang ating gelatin. Ito ay hindi malamig, hindi din mainit. So, room temperature lang. I-soak lang natin ito for 5 to 10 minutes. At habang binababad natin yan, i-whip na muna natin ang ating all-purpose cream sa high speed until mag-double ang size nito. Mga 10 minutes na mixing. And dapat chilled overnight ang all-purpose cream. Again, isang beater lang ang gamit ko dahil nasira yung pangalawang beater natin. So, ipapaayos ko pa to. At kapag nag-double na ang size ng ating cream, ilagay na natin ang ating chilled na condensed milk. I-mix natin ito for 5 minutes. Pagkatapos nating i-mix, tunawin na natin ang binabad natin na gelatin sa mainit na tubig. So, i-mix lang natin ito sa tinidor. And then, gradually add the dissolved gelatin sa ating cream mixture and mix it well. So ngayon, mag-assemble na tayo. So ang una natin gagawin ay mag-spread tayo ng ating cream mixture sa ibabaw ng ating leche flan. So i-divide lang natin ang cream mixture into 2 equal parts. Tapos maglagay tayo ng matatamis natin na mga mangga. Kinat ko na cubes yung ating mangga pero pwede naman na half moon or yung parang mahaba na slice. Again, dapat talaga matamis ang mangga. Huwag yung alanganin na matamis at maasim. So bago kayo bumili, amuyin nyo. Kung amoy matamis, yun na yun. Tapos maglayer tayo ng graham crackers. Tapos i-repeat lang natin ang steps para sa ating second layer.
Pagkatapos natin i-assemble, i-chill natin ito overnight. Again, sa chiller lang po, huwag sa freezer. Kinabukasan, bago natin i-unmold, i-scrape na muna natin ang gilid para hindi ito masira. Ang pwede mong gamitin na serving dish ay pwedeng malaking plato, pero ako ang gamit ko ay cake board para makita nyo lang na klaro. Pero mas maganda talaga na malaking plato para yung syrup ng leche flan ay hindi makalat. And pwede mong i-push gently yung ating cake pan para lumabas ito. At ayan, eto na ang ating maganda at masarap na mango graham de leche. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. Ayan, eto na siya, nag-slice na tayo. Diba naging uso ito 2 years ago and gumawa tayo ng iba't ibang flavor. Meron tayong ube, meron din tayong rocky road, cookies and cream, tapos meron ding chocolate. Basta, ang dami kong ginawa nun. May banoffee na version. Parang may red velvet and chocolate cake nun na version. Basta, ilalagay ko ang link sa description box. Ang hindi ko lang nagawa ganito, yung malaki talaga. So, ayan, tikman na natin. Excited din ako dahil last na kain ko nito is 2 years ago din. So, ayan. Ayan, ang ganda ng layers. Nakaka-in love. Ay! Talagang masarap kapag maraming mangga. At dapat, again, dapat matamis ang mangga. Yum! As in! Sa cream mixture naman natin ay pwede na ibang flavor. Pwede mo lagyan ng ube, cookies and cream, or chocolate flavor. And syempre sa palaman, maglagay ka kung ano yung bagay sa flavor na inilagay mo. Kasi pwede talaga ube, di ba? Kasi nga, ube and leche flan. Or kung gusto mo, fanatic ka sa Oreo, pwedeng-pwede. And pwede nyong gamitin yung recipe natin noon ng mga iba't ibang flavor ng graham de leche. And kung ang negosyo mo ngayon ay leche flan, syempre maraming leche flan ang gagawin mo para ngayong Pasko. Kung meron kang matitira mga leche flan, huwag ka mag-alala dahil pwede mo siyang gawing graham de leche para naman sa New Year. Again, pwede nyong gamitin yung recipe natin sa mga graham de leche, yung naka-clear pack, para talaga pwedeng, yun din, pang regalo or pang negosyo. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Again, ang total cost ay magdidepende kung magkano ang mga presyo ng mga sangkap sa inyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!